si Preston. Iiyak si Marco. Diyan ko sa inyo, maraming salamat po sa pagpagdito. Naiyak. Hello po, salamat po at dumalog po tayo lahat ngayon para i-celebrate at pakilala po sa inyo lahat ang bagong pelikula na ginawa po natin sa Korea. Sana po tulungan po kami at spread the word and para malaman din po ng ibang tao po sa magandang pelikula po. Maraming salamat po sa pagpunta ninyo. We had so much fun doing this film and we just really want to share it. Sana yung help us share. Hi, matahapon sa inyo. I'm excited that our movie is finally finished and about to be shown na malapit ang book. Thank you for coming at salamat sa pagtulong ninyo na may promote. Eto na, alam nyo, makita natin, no, let's start with Marco and Sue. Bakit parang naging emotional right after watching the whole trailer? Parang nakaramdam kami na may pagkurot sa inyong mga mata. Sino gusto mag-share? May naalala pa kayo while doing the film? Si Sue muna. Ako muna. First time ko kasi namin matulad din na mapanood yung official trailer. As in, right at this moment lang din talaga namin napanood. So, hindi namin alam kung ano i-expect. So, nagulat kami and grabe yung trailer. Pang-pamilya talaga, no? Grabe, hindi na kami. Ang ganda lang kasi na dun pa lang sa trailer, may kita mo na na parang yung mga pinakamahihirap na pinagdadaan na ng pamilya. Minsan yun pa yung mga nakakapagpatibay yung samahan ng family. So, nakita yun sa trailer and sobrang heartwarming mo. Ikaw, ba't umiyak? Hindi naman po ako naiyak, pero natasyonan po ako kasi po... May luha, Marco, eh. Totoo yan, in all fairness naman talaga, kasi sa linya pa lang, hindi na siya main kaya nakita nyo na kailangan ko bang mangyari ito para pansinin nyo ako, diba? Talaga naman, doon pa lang sa binitawan na linya na yan, hindi na siya main, parang ako gusto ko nang mag-June 5 para mapanood agad-agad ng Sunshine Time. Ngayon nga tinitingin ko sila eh, dito on stage, talaga makita ko na parang, Parang anak ng mga kamukha ng mga But right now, you're promoting it because on June 5, mapapanood na natin. Ano sa palagay po ninyo ang hindi nyo malilimutang experience habang kayo po ay nag-shooting sa Korea for Sunshine Time? Dito, Noni? Hindi ko ba malilimutan generally yung experience na, well, yung kanilang brand of professionalism ng mga staff and crew, yung pag-set up ng eksena, yung parang dahil sa tumatawa din naman sila, pero generally hindi serious. So, parang unforgettable lang. In fairness, no? Pag sinabing na from Korea talaga, hindi si Tito Noni ang tuna sa mga narinig ko na sumaluto sa professionalism. Dito siya, May? Marami akong first sa pelikula nito. First time kong makasama as lead role ang asawa ko. In real life? Yes. Wow. First time akong gumawa ng pelikula sa ibang bansa. Wow. I've never been to Korea. First time kumakain ng samgyeopsal. Na legit na sa pero hindi to, hindi kasi kami pumupunta sa Korean restaurant. So, first time kumakita mo nga parang ano ba yun? Mahos, ganyan. Hindi ko alam yun. I'm not that, siguro kasi meron na akong kapanood ng Korean telenovela, pero hindi ako ganun kaano sa movie na. I didn't realize na sobrang sarap pala. Ang hindi nakakalimutan experience ko doon, first time ko yung sahit na nagko-concentrate ako sa line ko, nagko-concentrate ako, habang nag-iingin kasi sobrang dati. Parang, kunyari, okay lang. Pero sobrang lamig. Dami
experience sa bago. Makakaiba. Ako naman, ang hindi ko makakalimutan dito sa paggawa ng pelikula. Bukod sa first time ko rin pumashoot ng pelikula sa ibang bansa, sa pelikula ko, first time ko nag-welding sa buong buhay ko. Oo, tumatak talaga yun sa akin na talagang may video ako na nag-welding ako for this group. So abangan niyo po yung eksena na yun, nakakatawa siya. Ang welding scene ni Sura Mire. Bukod doon, na-try niyo na po bang mag-tech-tech shorts sa 3 degrees na lamig. Micro-mini shorts kasi. Micro-mini, sorry, sa tech-tech shorts. Sorry po, sa mga kasama natin dyan, medyo conservative. Okay, nag-short-shorts ako, yun na lang. Nag-short-shorts ako sa lamig ng Korea. Outdoor. Alam nung ba din na sabi ko, siyempre, very, ako yung host kasi, so parang nakasuhan siya. Marco. Ako naman po yung nakasando lang po ako habang nagsusunod ko na binapakita ko po sa kanila, di ko kayo nalamig. Pero sa akin po talaga, lamig na lamig na po ako. Paras hindi po ako makagalang. Anong pangalan ng character ni Marco sa pelikula? Yun po, Max. Ikaw si Max. Si Sue naman. Si Shine. Sino ko siya may? Sonia. Si Don. O ayan na, marami tayong mga naririnig na mga bagong stories nila sa mga bida. Who wants to go first? Ako siya, di ba Pilar? Ayan. Papakwento ko na lang kung sa director nila kasi may call na, di ba? Kung ako siya work in relationship with Kim Kaisi. Tama, oo. Dahil yan po, Korean si Kim Kaisi. Ayan siya ka nag-direct. Paano yun, di ba nagkaroon ng hirap sa language kasi Korean na? Tapos, para sa akin, hindi nagkaroon ng diferensya kasi may interpreter naman sila and nakakaintindi siya, hindi na siya nakakapagsalita ng Ingles, konti-konti na. At saka, he took care to build the relationship between us and the interpreter. May point pa na hindi pwede interpreter na official, dinala niya yung anak niyang babae na hindi namin alam na anak niya, na tinuruan namin ng mga mura sa Tagalog. Pero he's very accommodating. He was encouraging us to, you know, bring what we want to the role. Improv. Add. Kasi syempre, hindi naman siya Pinoy. So, tinatanong nila kami kung ano yung, how is it sa inyo? How would you react to this? Or how would you say it? Pero, at the same time, yung script kasi nila, naka-storyboard. Nung nag-reading kami, may mga drawing, mga eksena, at halos sinusunod nila yon yung pagkaka-storyboard nila. Ganun sila ka-efficient. So it's a very good working relationship with them. And a very quiet, bulong na, nagbumugulong tayo kung magbibigay ng instruction. So kakaiba, kami pinakamayin. In fairness, no? So kwento rin dito siya, may parang masasabi mo talaga na ang swerte po ninyo na nagkaroon kayo ng chance to work with them sa Korea dahil di ba na-experience po ninyo ang mga ganong klase ng pagtatrabaho. Yes, Sue? Si Director Kim, siya ang pinaka-gentle na tao na nakilala ko sa buong buhay ko. Napaka, never mo siya nakita na nagalit or naubusan ng pasyensya. Sobra siyang generous sa amin. Merong isang beses nakasabay ko siya sa restaurant, randomly lang. Tapos nagulat na lang ako, binayaran na yung bill namin. Yun yung pinaka-pag-aalaga na natanggap namin sa production namin. Hindi nila kami hinuto talaga. Simula breakfast hanggang lunch, hanggang dinner, hanggang midnight snack namin, masarap namin yung food. And yun yung pinaka-important sa atin. Ayaw niya may nagugutom sa set, ayaw niya may... Kunyari, hindi niya gusto may food. Papayinan niya talaga. So, ganun talaga nila kami pinalagyan. Saka po, si Derek Kim po, sobrang gaan lang po niya ang katrabaho. Yung hindi ko po mag-pressure kapag na-lawyer na ako ng KXNA, hindi ko po mag-pressure po talaga. Oh, in fairness, so talagang mararamdaman mo sa mga sharing nila dito. Dito no? Ramdaman talaga. Ano, humihingi siya ng mga ano ba yung pwede namin gawin, say, ako sa eksena. Gawin mo nga ito, ikaw, gawin mo, gusto ko makita kung ano yun. Tapos, pinibigyan na kami ng maraming freedom. No? Tapos, very clear naman siya kung ano yung gusto niya, kung ano yung gusto. At the same time, nakita
takot, nahihimik siya. Pero alam mong lahat, grabe yung respeto para sa kanya. Para siyang guru o ano. Kasi karamihan ng staff namin, kahit yung assistant director, kahit yung props man, lahat pala sila nakapag-direct na ng pelikula. Oh! Para sa grupo sila ng mga director, ng mga indie, ng mga director, na nagsama-sama, nagtulong-tulong sa pelikula nito. Ah! Ang galing, no? Hanggang sa set man, nag-direct na pala. Nag-direct na! Pati assistant director, pati yung production, hindi pala yung production designer. Bukod sa set man, yung mga script continuity, yung mga gano'n. Kaya siguro matahan pala nila, alam na nila ang kilusan. And ang galing din, kasi kayo ang mga aktual at personal ko. So perfect dahil nagkaroon ng collaboration talaga with them. Kuya Jojo, you want to ask question pa sa mga stars natin? Gaano daw po kayo natagal na nag-shoot sa Korea? Ayong season 1, nandun kami. Anong season po? Papuntang winter, kaya nakamatay na kayo ngayon. Kasi November. Kasi yung story, supposedly nangyari autumn. Pag tignan namin sa Korea, yellow pa yung leaves. Mga mid, ano, after 2 weeks, walaan ang dahon. Kaya yung ending na dapat ang set up ay autumn. Wala nang dahon yung papuno. At yung iiingin ka kami. Yung script po na ito, ano po ito? Yes, remake. Kaya magtataka kayo, bakit na-remake nila? Ang initiative po na galing sa Korean government, sila yung pumili. Sila kasi nabigay kasi na ang Korean government ng pera, kinakita kayo. Kasi production sila. Film Line? Yeah. Yes, ito po yung napaka-bongang partnership yes. With Film Line. Tapos, binigyan sila ng pera, tapos pumili, ang pumili ng story, yung Korean government, nag-submit sila ang directing ng iba-ibang stories, pinili na ito. So parang special talaga yung story na ito, nung ginawa noong 1992 na ang setting, Japan. Lagi na ang setting, but the family, Japanese family. But this one, they really wanted na ang family this time, Filipinos. So it's a very beautifully crafted film kasi it's a combination of the Filipino talents and the award-making Pinoy and the filmmaking practices and vocabulary of the Koreans. So parang Korean telenovela mixes with the Filipino talents. Parang gano'n, Filipino heart, but ganyan, maganda. Ito lang. Yung nag-adapt si, ano, si Derek King Tyson. Siya nagsulat sa, ano, sa Korean yata. Tapos pinatranslate. Tapos dito meron din na pinatranslate. Sino ba yung Filipina na, ano? Ali. Hindi sa Ali. Tamayo. Tapos, nag-ano kami po kami, nag-ano kami ng sessions, ilang meeting. No, nag-reading session kami. Tapos medyo meron din parang ginawang madulas yung mga dialogue sa Tagalog. Para mas smooth ang delivery, in fairness.